Sa first scene ng Voltes 5 Legacy ngayong araw, mga daga, ano? Eh, makikita natin itong si Mark, eh, parang lumalove life talaga. Talagang may something na dito kay Mark, mga daga. Hindi na mapipigilan pa, no? Pagka tinanong mo to, saan ka punta, sasabihin niya, to the moon. Diba? Ganun na siya ka, ano, eh, kalupit, no? Ganun na siya ka-desperado. Ay, nako. Mark, ano na? Dito nga, mga daga, kitang-kita natin, no, ang pagtitig ni Mark. Dito sa picture ni Jamie. Iba na talaga to. Ay nako. This is what I'm talking about. Me obsessed with you? Yes. At dito nga mga daga, ano, sa next scene makikita naman natin ito si Prinsipe Zardo, si Sandra at saka si Draco magkausap, no. Tinitingnan nila tong Beast Fighter na gwapong-gwapo sila sa Beast Fighter nila, no. Ito na daw ang tatalo kaya Voltes 5. At hindi ko naman maitatanggi mga daga, no, dahil itong Beast Fighter na ito talagang nangwawasak to ng Voltes 5. 'Di ba? Malakas talaga to. Natatandaan ko pa nga maraming ano to, maraming itsura itong pag-combine, no, nila Daiga at ni Neg. Dito nga mga daga, ano, makikita natin na itong si Draco siyempre marami pa naman daw siyang gagawin dito sa Beast Fighter na to. Pinapalakas pa nila ng sobra tong Beast Fighter na to, mga daga, no? Kaya magandang laban na naman to, mga daga. Makakita na naman tayo ng gumugulong dito. At dito nga mga daga, no, tinanong ni Prinsipe Zardos kung kumusta na daw itong si Judala. Itong alipin na espiya ni Prinsipe Zardos, 'di ba? At ngayon ang tawag niya ay traitor, 'di ba? Kasi nga traitor naman talaga, no, si Judala. Pero tama lang 'yung ginawa ni Judala. Kasi pag nalaman ni Judala 'yung mga bagay-bagay dito patungkol sa Voltes 5, medyo mahihirapan talaga itong Voltes 5. Tama rin din talaga na hindi nila mahuli ito si Judala. Pero may prediction tayo kahapon, no, at pag nakita natin 'yan, siyempre may mga nagsabi na nangyari nga raw 'yung prediction natin. Pero ako gusto kong makita kaya panoorin natin. Ay, grabe naman tong character ni Mark dito. Parang ano naman, na over, no? Parang na-overan lang ako, ha. Parang sobra na itong character ni Mark dito. Kumbaga, me obsessed with you na talaga to. Kayo, i-comment nyo sa baba mga daga, no? Kasi sa tingin nyo, okay pa ba itong character ni Mark dito? Gusto ko yung pagiging ano ni Mark, yung parang pag-duty-duty din. Pero dito kasi sa mga pinapakita niya, parang hindi appropriate kay Mark. Parang hindi si Mark yung nakikita ko. Oo nga, alam natin na hindi nga kinukopya sa anime, no? Pero parang over yung love something dito sa Voltes 5 Legacy. Doon lang ako medyo nakakukornihan ako. Corny ba yung tamang ano doon salita? O na basta i-comment niyo sa baba, hindi ko alam yung salita na nawawala sa utak ko, no. Kita naman natin dito na tinatago niya yung picture ni ano Jamie. Si Steve hindi naman ganito ka ano, sobrang ano kay Jamie, no. Yun lang ang napapansin ko na si Mark talaga dito parang tinamaan. Ito yung klase ng lalaki na nabaliw, no. Sigurado ito yon, nabaliw. At dito nga mga daga, ano, busy pa rin itong si Zul at saka si Prinsipe Zardos na hinahanap itong si Judala. Nasaan nga ba si Judala, mga daga, no? Hindi ko pa rin napapansin, ha? Hindi ko pa nakikita ngayon, ha? Ilabas nyo na si Judala. At nang makita na natin ang prediction all the way. Eto na nga mga daga, no? Dumating nga dito, no? Kitang-kita natin dumating dito yung mga sundalo ni Prinsipe Zardos. Dito mismo sa bahay ni Judala. At saka kanina rin pala mga daga, no? Si Prinsipe Zardos, alam pala yung bahay talaga ni Judala. Pwede pala siya magpadala ng grab doon, no? Kumbaga pwede siya magpadala ng food grab doon at pakainin ng pagkain na to si Judala. Kasi alam niya yung address ni Judala, eh. Kaya nga tayo napunta dito sa scene na to, mga daga, dahil pinapunta nga nila itong mga sundalo nila dito sa bahay ni Judala. Pero wala pa rin si Judala dito, ha? Steve pa lang ang nakikita natin dito. Tingnan natin. Dito nga mga daga, ano, ginamitan nga ni Steve ito ng barrel. Pero hindi pala kanyang barrel. Hindi kanyang barrel. So ibig sabihin, baka wala siyang dalang barrel dito. Pero makikita natin na parang nagulat si Steve, no? Eh, no, gulat siya dito. Nagulat siya dito nung nagamit niya yung barrel na yon. Kasi siguro pwedeng nanibago siya, no? O kaya natuwa siya sa barrel na yon. Hindi natin alam. Pero tuloy natin. Kaya naman pala nalakasan siya sa barrel ng Bosenya, no. Kaya nga medyo napaganon pala siya, no. Oo nga. May sense. Akala ko nagulat siya dahil nagustuhan niya yung barrel, nagulat siya dahil parang naaastigan siya sa barrel na. Hindi pala, nagulat pala talaga siya kasi malakas yung barrel. At yun nga mga daga, ano, dumating nga dito si Judala. Hawak-hawak pa rin ni Steve yung barrel, ha. Tingnan natin 'to. Op! Medyo tumutok dito ng ano, tama nga tayo, no. Tututukan niya kasi talaga 'to. No, dun yun nang pumasok sa isip ko daga, no, kahapon. Sabihin ko lang yung sa loobin ko, no. Hindi na ako na-excite kasi may nagsabi na, eh. Kumbaga na-spoil na yung utak ko. Hindi na ako na-excite ng sobra. Pero hindi niya barrel yung ginamit niya. Hindi niya barrel. Tapos, syempre, tututukan niya talaga to, mga daga, no. Kasi nga, alam nila na alien to, eh. So, yun talaga ang first na kailangan gawin ni Steve, no, yung tutukan ng baril itong si Judala para wag nang tumakas. Panoorin pa natin kasi medyo maganda na tong ano na to, sino to. Ang bilis maniwala dito ni Steve, no. Parang ano, parang hindi ako convincing. Ewan ko ba? Pero ano naman, okay naman yung paggawa doon, yung scene na yun.
Ang kaso lang na parang nadalian ako na pumayag kaagad si ano si Steve. Wala man lang ano, emosyon yung wala man lang na wag na tama na, hindi mo na ako madadaan sa loko. Alam mo 'yon, 'di ba? Kasi nga alam natin na niloko eh. Yun ang pumasok sa isip ni Big Bert eh, na niloko siya nito ni Judala. Dapat ganun yung approach ni ano Steve. Pero makikita nga natin na medyo ang bilis ni Judala makuha yung loob ni Steve, no? Kaya yun, grabe. So dito naman tayo, no? Lipat naman tayo dito sa scene na to. Itong si Mark, wala na talaga. Hindi ko alam kung saan papunta tong kwento ni Mark, no? Pero sa pagiging Voltes 5 niya, pagiging Voltes 5 pilot niya, wala tayong ano doon, wala tayong katanungan, wala tayong sasabihin doon. Pero dito sa inlababo niya, dito sa pagka-inlove niya kay Jamie, hindi ko alam kung saan patungo to, no? Kasi nga parang sobrang obsessed siya dito kay Jamie. Ilalagay pa nga niya sa ano, dito sa locker niya ba to o ano, cabinet niya, 'di ba? Oh sheesh, pinakilala na sa magulang si Jamie Robinson, no? Yun naman pala. Wala na. Wala na. Dead end na, no? Kay Mark. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Mark bilang Voltes 5 pilot. Ako napapalit sa kanya. At dito nga sa scene na to, mga daga, no, sinabi na nga ni Judala na talagang na-inlove na siya dito kay Big Bird. Diba tama tayo dun sa ano na yun, sa kwento na yun, daga. Kaya sobrang, ano, sobrang, eto ngayon, no, medyo ramdam ko to. Medyo parang nakakaluha, hindi man nakakaluha, parang nakakaiyak, no, nakakalungkot yung mga nangyayari dito kay Judala. Dahil nga gusto nga rin yung masabi sana ito lahat kay Big Bird. Pero hindi pwedeng mawala si Judala dito agad-agad. Ako lang nga, nasa isip ko lang ha, hindi siya pwedeng mawala dito agad-agad. Kailangan magkita pa sila ni Big Bert. Yun talagang nasa isip ko, daga. Hindi pwedeng hindi sila magkita eh. Pag hindi sila nagkita, mga daga, hindi masasaktan ng sobra si Big Bert. Kaya kailangan nilang magkita para doon mangyari ang character development ni Big Bert. Ewan ko, hindi ko alam kung saan papunta to, pero ako talaga, sa akin, kung ako gagawa ng story na tungkol dito, kailangan talaga magkita para mapatunayan talaga, no, para mas malalim yung connection, para mas ramdam nating manonood, no, yung sakit na nararamdaman ni Big Bert. Ganun talaga. Kaya imposible, hindi pa to mamamatay dito. Bagkang ano, etos ka, no, Judala, etos ka. Mga daga, hinanap na pala nito ni Big Bert itong kapatid niyang si Steve, no, kasi sinabi niya dito, bumalik daw siya dun sa bahay nila, pero ang dami daw patay nakita niya. So yung mga patay na nakita niya doon, syempre yung may mga sungay, at yun nga, nagulat siya kaya siya napunta dito. Pero sakto, no? Dito si Steve parang wala siyang balak sabihin dito kay ano, no, kay Big Bird, kasi nagmadali siya. Sabi niya, tara na. Hindi man lang niya binanggit na nagkita sila ni Judala. Aba, may something to si Steve, ha? At saka biglang cut yung scene, daga. Hindi natin nakita kung ano nangyari kay Judala. Nawala na kaya si Judala o baka ano to? O baka iniwan niya sa isang lugar si Judala, no? Tinago niya, no? Tinago niya siguro. Tinago ni Steve si Judala. Pwedeng ganun. Or pwede rin na... pwede rin siguro, daga, na iniwan siya ni Judala. Basta nandun lang yun sa dalawa na yun, daga, no? Kasi dito parang kakaiba eh. Parang wala siyang balak sabihin kay Big Bird kung nasan si Judala. Dumire-diretso lang siya. Parang nagsisinungaling dito si Steve, no? Sabi niya, I'll try to help her. No, pero wala daw siyang magawa. Etong si Jamie, pagdating na pagdating nito ni Steve, agad-agad niya tinanong, Steve, kumusta ka? May pag ganun pa, may pagtingin pa sa leeg eh. Alam niya ba na naipagbakbakan agad? Ay nako, nakita ba niya? Parang may something dito ah. Nakita kaya niya? Di natin alam. Pero kanina kasi narinig natin na etong si Jamie, nasa kwarto ni Little John. At alam natin kahapon na si Little John ay ibang klase tumitig. Di natin alam ha, basta ito, ano lang to, na naghahalo-halo lang sa utak ko, pero baka may something doon. Hindi natin alam. Hindi ko kayang prediction yun kasi parang wala rin eh. Parang wala rin connection. Ano, bakit naman, 'di ba? Pero pumasok lang bigla sa isip ko kasi bigla siyang tumingin, tiningnan niya kung may sugat. Eh, hindi naman niya alam kung napaaway ito sila Steve, eh, 'di ba? Pero tingnan natin. Ayun nga, daga. Ayun nga. Ano, hindi niya sinabi talaga kay Big Bert. So tama yung ano natin doon kahit papaano, no? Naisip natin. Pero kasi bilis eh, talagang pinakita na yung hint eh. Hindi niya naman talaga sinasabi kanina pa lang, noong ano pa lang. Pero dito nga, inamin niya na dito kay Dr. Smith na yun nga, nakita sila. At dito nga, daga, ano, parang ang bilis maniwala ni Steve, no? Ang bilis mapaniwalaan ni Steve itong si Judala talaga. Parang ano pa rin, no? Parang kapit na kapit pa rin siya kay Judala. Ano lang ako, nalilito lang ako bakit ganun yung ano niya approach. Pero wala tayong magagawa kasi yun ang ano eh, yun ang sulat eh. Pero maganda naman. Hindi ko naman sinasabing pangit, 'di ba? Hindi naman siya pangit. Maganda naman siya. Ay, may pa backstory pala tong si Steve, kaya naman pala. Dito nga mga daga, ano, pinapaalis ni Judala itong si Steve kasi nga ayaw niyang madamay ito sa laban ni Judala ngayong araw na 'to, no? At si Steve naman ayaw umalis. Ayaw talaga umalis si Steve. At ayun nga, daga, ano, hinampas, no? Hinampas ng tinapay sa ulo, no, itong si
Steve, ayun, at nakita natin medyo mahimbing ang tulog niya, no? Twinkle, twinkle, little star. So nakatakas pa ito si Judala uli, no? Ay, nako, Judala. Bakit hindi ka na lang dumiretso sa Camp Big Falcon? Ay, sus. Pero doon nga mga daga, ano, makikita natin na hindi talaga niya nakita itong si Judy. So, false information talaga itong binibigay ni Steve, no? At saka, alam din natin daga na ibig sabihin, buhay pa si Tita Judy mo. So, alam natin na pwede pa talaga magkita itong si Big Bert, no? At si Judy. Diba, sabi ko nga sa inyo, kailangan masaktan ng sobra itong si Big Bert. Di lang natin alam kung kailan sila magkikita, pero kailangan masaktan to ng sobra para magkaroon ng character development itong si Big Bert. Niyayaya ni Steve itong si Big Bert na makipag-party-party. Party-party! Diba? Pero ayaw ni Big Bert. Kasi nga malungkot siya. Ganyan din ginawa niya noong nakaraan. Kumain siya ng marami. At dito nga sa scene na to, mga daga, makikita natin na itong mga sundalo, no, dito sa loob ng himpila ni Prinsipe Zardos kasama si Zandra. Eh, sinabi nga na namatay na raw itong si Judy. Teka nga. Hindi nga natin nakita na namatay si Judy. Diba? So, ibig sabihin, gawa-gawa lang din to ng, ano, ng mga sundalo ni Prinsipe Zardos. Ibig sabihin, hindi rin talaga nila nakita. No? Kumbaga, kuro-kuro lang to. Kasi sinabi naman nila eh, ang kaso kasi, ang tanong dyan mga daga, ang pinakamalaking tanong dyan, saan siya pupunta? Kanino siya pupunta? Diba? At kanino siya pupunta para makapaghigante? Oh my God! Ito na ba ang hinihintay natin, daga? May connection ba ito patungo, papunta doon sa mga kaibigan ng tatay ni Steve? Ha? Oh, comment nyo sa baba, daga, baka may connection to. Kasi medyo nakakaramdam ako ng something dito, no? Hindi na pinakita eh. Saan siya tatago? Ano gagamutin niya sarili niya? Siyempre, dapat may gagamot sa kanya. Diba? Yun yung malaking why, malaking tanong, no? Malaking question mark, di ba? Kailangan malaman natin yan. Kaya i-comment nyo yung mga gusto nyo sabihin dyan sa comment section, mga daga. Sabihin nyo yung mga kuro-kuro nyo. At dito nga mga daga, ano, itong si Prinsipe Zardos hindi na nagsayang ng panahon. Pinapasugod na itong beast fighter na gawa ni Zandra at ni Draco. No? Yung beast fighter nila na ang pangalan ay Draconeg. Draconeg. At doon na nga daga, nagtapos ang episode natin ngayong araw. Ay, nako, wala masyadong ano ngayong araw, no? Wala masyadong intense scene, no? Wala masyadong chuk-chak Chinese ngayong araw. Isa lang masasabi ko, marami pa tayong aabangan, no, na theory na ginawa natin patungkol dun sa clone, di ba? Patungkol kay Prinsipe Zardos na siya ba yung bumaba doon sa pantalan. Meron pa tayong prediction patungkol kay Mark, no, at saka kay Apable. Tapos ngayon may prediction din tayong bago ngayon na patungkol naman kay Judala at sa mga kaibigan ng tatay, no, nila Steve. So hindi natin alam. Abangan natin yan. Yan yung mga magpapatense, no, magpapakabog ng mga dibdib natin sa mga susunod na araw. Pero bukas tingin na natin, baka bakbaka na bukas mga daga kasi pinasugod na ni Prinsipe Zardos eh. At yun nga mga daga, no, syempre huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Hindi kita pinipilit mag-subscribe daga, pero kung natutuwa ka dito sa napapanood mo sa ginagawa kong content, eh huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon, no, i-subscribe mo na para sa susunod na video eh ma-notify ka. Huwag mo rin kalimutan i-ring yung bell, di ba? Basta hindi kita pinipilit mag-subscribe daga. Sige na, mag-subscribe ka na. Please. Hanggang sa susunod na video, mga daga. And peace!